Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos sa malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila na mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa, ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwag ang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo, sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Juda? Nabalitaan kong suma sa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang tarino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipaliliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kikwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gandimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi nyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito ang ibig sabihin, Mene. Nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkatwawa sa akin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Dakila at papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban.
huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam nyo, marami tayong estilo ng panliligaw. May naliligaw at nagsasabing, ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa. Ibibigay ko sa iyo ang buwan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, ang buong mundo. Pagka ito ang linya na naliligaw sa iyo, huwag mong paniwalaan, bola yan. Pero may mga nanliligaw na nagsasabi ng katotohanan, hindi ako mayaman. Pagka akong pinili mo, hindi ko kayang ibigay ang lahat, ngunit ang kaya kong ibigay ang sarili ko. Siguro ito mas sinsero. Siguro ito mas makatotohanan. Siguro ito yung mas pipiliin. Tama ba o hindi? Bahala ka. Pero sinasabi ko sa iyo, yung nagsasabing ibibigay ang buwan, ang langit at lupa at kung ano-ano pa, unrealistic. Pero yung nagsasabi pa lang sa simula, hindi ko kayang ibigay ang lahat, ngunit ang kayang kong ibigay, ito. Alam niyo ang ating Panginoon, nanliligaw din naman sa atin. Pero ano ba ang estilo ng kanyang panliligaw? Sabi yung nagsasabing, pag pinili mo ko, happy ever after ka. Pag pinili mo ko, walang hirap, walang dusa. Pag pinili mo ko, bed of roses ka. Pag pinili mo ko, jackpot ka. Hindi ata ito ang estilo ng ating Panginoon. Sapagkat sa ebanghelyong ating narinig, nakita niya, hindi siya nagbibiro. Hindi niya sinusugarcoat. Hindi siya gumagamit ng mga mabulaklak na mga pananalita. Kung hindi ang kanyang sinasabi ang pawang katotohanan na kapag ka pinili mo ako, may paghihirap na nag-aantabay. Kapag ka pinili mo ako, may pagdurusang nag-aantabay. Kapag ka pinili mo ako, pwede kang kamuhian ng iba. Kapag ka pinili mo ako, pwede kang mapahamak. Kapag ka pinili mo ako, magiging mahirap ang buhay. Opo, ito po ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sinasabi niya na ang kapwa mo will hand you over to persecutors. Even your mother, your father, your brother, and your sister will hand you over. Kaya nga ang katanungan, ngayong alam mo na na mahirap pala ang pagsunod sa ating Panginoon, susunod ka pa ba? Susundan mo pa ba ang ating Panginoon? Ito po'y sinasabi ng ating Panginoon, hindi para panghinaan tayo ng kalooban, ngunit upang bigyan tayo ng katatagan, ng lakas ng loob, at upang mapaghandaan natin ang realidad ng pagsunod. Tama po, mas madaling sabihin sa mga kaibigan, join ako dyan! At sasabihin sa iyo, wow, ang galing-galing niyang makisama. Join siya every time. Mas mahirap yung sabihin, pass muna ako kasi kailangan ng pera sa bahay eh, hindi muna ako sasama. Pass muna ako, hindi muna ako iinom kasi napapadalas na. Pass muna ako, hindi muna ako sasama sa pangchichiks o sa anumang lakad ng barkada. Sasabihin sa'yo, ang KJ-KJ mo naman. Ano ka, under desire? Ano ka, nagpapatalo ka sa misis mo? Yes, people may persecute you in that way. But you know what? When you choose to be good, be willing to sacrifice, and be willing to say, ganyan talaga. Ang lahat ng gagawa ng kabutihan, may pagdadanasang hindi. Sasabihin, hindi maginhawa. Ngunit ganoon pa man, alam ninyo, katabaan ng puso ninyo sapagkat pagkatapos nito, ang Diyos ang siyang magsusukli sa lahat ng sakripisyo na inyong ibinibigay. Mahirap piliin ang Panginoon, ngunit masarap at ito ang tunay na kaligayahan.
Nag-iimbita ang ating Panginoon at sinasabi niya ang katotohanan na atin datatnan. Opo, huwag naman tayong maging pessimistic at laging iisipin lang natin na ang pagsunod pala sa Panginoon ay puros paghihirap, puros pagdurusa lamang. Hindi po. Hindi naman kasi ito ang kahahantungan. Ito po ay paraan upang tayo ay ma-purify. Ito po ay paraan upang tayo ay lalong maging karapat-dapat. At sa sino mang handang magsakripisyo, handang maghirap, may magandang kinabukasang dadatnan. Hindi po ba ganyan sa ating buhay? Ano po bang hinangad lamang ang makatapos at magkaroon ng diploma? Hindi po ba napansin natin yung mga estudyanteng hindi naghirap, nakatapos nakakuha ng diploma, ang hirap makahanap ng trabaho? Bakit kamo? Sapagkat hindi lang naman diploma ang tinitingnan. Tinitingnan din ang kakayanan. At sino yung mga nakaka-achieve ng magandang trabaho? Silang naghirap sapagkat pag kinausap mo, marunong mag-Ingles. Pag kinausap mo, may talino. Dahil naghirap sa pag-aaral. Sapagkat nung sila'y nag-aaral, hindi lamang nila hinangad magkaroon ng diploma, kung hindi ang magkaroon ng dunong, wisdom, knowledge. At ito'y makukuha lamang kung may paghihirap, pagtsatsaga, at pagsasakripisyo. Maging silbing aral ito sa ating buhay. Ang atin pong hinahangad ay hindi lang langit. Ngunit ang ating hinahangad ay buhay na may kaganapan. At ang kaganapan na iyan ay naaabot lamang kung marunong tayong magmahal. At ang taong marunong magmahal, handang mag-alay, magsakripisyo, mahirapan, magbigay ng sarili. Amen. Just another stranger.